Huli ng mga otoridad ang Chinese national na si Mark David Tan Q sa loob ng isang motel sa Mandawi City na may kasamang 14 anyos na babaeng grade 8 student. Nagsagawa ang mga pulis ng operasyon laban sa 37 anyos na si Q dahil sa sumbong na pinagsasamantalahan umano niya ang ilang minor de edad na babae. Binibigyan daw niya ang mga ito ng pera. Napag-alaman ng mga otoridad na dalawang grade 8 students ang nabiktima ni Q noong Oktobre matapos makipag-chat sa mga ito sa social media. Ayon sa pulisya, kaning at among nadakpan nga si ito aming nadakip na si Q. Ito yung gumamit sa kanila. Then nagustuhan sila kaya nag-chat ulit na magkikita na naman sila at mag-engage sila. Pero itong biktima nakapagsumbong sa magulang. Nakipag-chat daw ulit ang suspect sa isa sa mga biktima na nagsumbong sa kanyang magulang na siyang nakipag-ugnayan sa mga pulis. Doon na nagsagawa ng entrapment operation laban sa suspect. Ang mga biktima ibinugaw raw sa dayuhan ng mga kapwa rin nila minor di edad. Inaalam pa ngayon kung sino sila. Grupo magud na sila. Grupo sila na nag-o-offer ng trabaho. Kung gusto mo ng easy money, go ka. Parang more on deal sila. Isang grupo raw ito na nag-aalok ng pera at ang nakakabahala pa raw, mismo sa mga paaralan daw isinasagawa ang pag-recruit sa mga bata. Paalala naman ang pulisya. Bawal ang minors. Di ba may rules tayo na bawal minors? Kaya yon, sinabihan ko sila, ano ang nangyari sa inyo? Bakit hindi nyo i-check ang mga sasakyan papasok para makita natin kung anong nasa loob? Hindi dapat pinapayagan ng mga may-ari ng mga motel ang pagpapasok ng mga minor de edad sa kanilang establishmento. Kasong Expanded Anti-Trafficking in Person Act ang haharapin ni Q na tumangging magbigay ng pahayag.